Hi guys! Welcome back to my channel at ngayon nag-hello world ang aking pimples dito sa nose area. Kasi ngayon nagbibigay po ako ng review dito sa concealer ng Kate, ang Kate Cover Concealer for Cover. Ayan, bali ito po ay 1,080 yen, I think. Yun, 1,080 yen ata siya. Tapos, nabili ko lang siya ng 700 yen sa Donki. Masasabi ko Daiso eh. Daiso yung nasa isip ko. So, ayun, papakita ko sa inyo. Bali, sobrang cute niya. Ang liit lang niya. And, maganda yung ano. Lagi ko naman siyang nalalagay sa bag. Pero hindi naman siya nabubura. I think yung ano, yung mga packaging ng Kate. Kasi meron din akong ginagamit yung para sa eyebrows. Yung Kate Designing Eyebrow. Ayan. Ito, matagal ko na tong gamit. As in, ilang buwan na tong nakalagay sa pouch ko lagi. Tapos, as you can see, yung ano nila, yung parang silver na part, pareho lang din. Diba? Pareho lang din yung style. Tapos, pareho din yung pagkakaprint. Tapos, ito, lagi ko siyang dala-dala nakalagay lagi sa pouch ko. Pero, konting gas-gas, yes. Pero, yung sa may sulat, Kate Designing Eyebrow, konti lang yung ano, yung parang, yung natatanggal siya, konti lang. So, maganda pa rin siyang tingnan. Feeling ko, ganun eh. Pero, yung iba kasi yung products, like, yung CanMake, ito yung ginagamit ko pang isa pang concealer, yung sa CanMake, burado na yung ano, yung mga nakasulat. So, ayun, hindi masyado cute tignan. Pero, ayun, feeling ko ito naman okay kahit dalhin mo lagi, hindi agad-agad masisira yung ano. Ay, hindi, medyo iba pala to. Ito, sa Designing Eyebrow, parang silver siya, pero ito, hindi. Ayan. Anyways, siguro, okay lang din to. Tapos, bali, pag bubuksan siya, ito, bali, ano nga pala to? ND, Natural Beige. Ayan, pag binuksan siya, ganyan siya sa loob. Nagamit ko na siya, swatch natin, tingnan natin kung makikita. Ayan. Ayan, parang ang puti para sa ano ko. Ayan, pero ito naman yung mas darker na color kasi yung isa light beige. So, ito yung natural beige. Pag ipa-blend-blend naman siya, hindi naman siya magiging sobrang halata. And, aside sa naging experience ko dito, yung bukod sa naging experience ko dito, nag-try din ako mag-search kung ano yung mga opinion ng tao about dito. Some loves it and yung iba hindi. Bale, mamaya isi-share ko yung personal kong comment, yung opinion ko tungkol dito sa product na to. So, bale, before ko sabihin yun, itatry ko muna ulit para may pakita sa inyo kung ano talaga yung parang itsura niya kapag nilagay. So, ang nabasa ko, best daw to para sa dito, sa ilalim ng eye, sa baba ng eyes, para sa pag-cover siguro ng eye bags, yung mga dark circles natin. Pero, ako kasi, kahit ma-eye bags akong tao, hindi talaga ako sanay maglagay ng concealer dito sa may mata. Kasi parang, parang hindi natural tignan, or hindi lang ako masyado marunong. Kasi, hindi naman talaga ako, kumbaga, required na mag-makeup ng mag-makeup talaga, yung maging sobrang perfect yung skin, kasi sa factory naman ako nagtatrabaho. So, pero ngayon, itatry ko siya. Okay, so, ayan, pwede rin daw itong gamitin for sa fingers, with fingers, tapos pwede rin yung mga brushes. So, since ako mas sanay ako sa mga fingers, gusto ko itry sa fingers. So, nabasa ko, dapat sa mga taong may dry skin, dapat talagang i-moisturize nyo muna yung skin, maglagay kayo ng cream bago i-apply to. Kasi parang mabilis daw ito maka-dry. Ewan, ako kasi combination eh. Bale, itong T-zone ko oily talaga, pero ditong part hindi naman. So, ayan, siguro, pero naglagay naman ako ng moisturizer ng mga kung ano-anong mga cream. So, that should be okay. And ngayon, itatry ko din siya dito sa area kung saan may mga pimple marks ako. Medyo mahirap lang kasi itong my pimple area ko, medyo parang ano siya, parang sobrang dry yung skin na parang hindi masugat pero yung balat medyo parang namamalat yun ganun. Kaya medyo mahirap siyang i-blend. Mahirap pakisamahan yung ano ko ngayon, yung pimple mark ko ngayon. Ayan. So, ayan, parang ano no? Parang hindi masyadong natatakpan. Medyo mahirap kasi pakisamahan tong pimple mark ko ito kasi para siyang nagde-dry, yung parang namamalat. So, ayun. At isama na rin na hindi tayo masyadong magaling. Bale, namamatify niya yung area kung saan naglagay ako ng concealer. Ayan, so, ito yung close-up. Bale, ganito siya. Okay naman, pati dito sa ilalim ng aking eyes. Ang lapit. Ano ba yan? Kadiri. Bale, ngayon, it's 2:33. Ganyan. So, mamaya magbibigay ako ng update about sa aking concealer. Hi guys! Bale, kanina nag-swatch ako sa aking kamay. Ito yung nangyari. So, dahil hindi ko naman, diba, parang kinarer, isa-swatch ko lang naman to and very dry pala yung aking balat. Ito yung nangyari. Kitang-kita yung mga lines and halatang sobrang dry. Kaya, siguro doon sa nabasa ko, sabi, kapag i-apply mo siya sa area ng skin mo na dry, dapat ay maglagay ka ng moisturizer or mga creams.
It's 3:30 na, guys. So, 1 hour na yung nakalipas. Bale, ito yung una kong napansin noon pa na mumuumo siya. Bigyan natin ng chance. I-blend pa natin ulit. Pero kanina, grabe ng pag-aano ko dito eh. Pag-tap-tap-tap-tap-tap. Ayan. Hi, guys! So, it's 6:40. Ito po ang final update. Ito, I don't think na isa to sa naitago ko. Kasi, ito yung bago kong pimple na nag-hello world. Oh, kaka-asar. Tapos, meron pa dito. So, ayan. Ito yung tinago ko. Tapos, yung dito sa under-eye area. Bale, kanina nung second time na binlend ko siya, feeling ko, naging okay naman na. Although, I'm not sure kung talagang sobrang kinis. Diba? Sobrang ganda tagong-tago kasi feeling ko haggard pa rin naman ang itsura ko. Pero yung dito sa may ilong ko, parang medyo namumuumuo pa rin siya siguro dahil nga dry yung skin ko dito. Tapos, yung sinabi ko kanina, medyo parang namamalat-malat. So, ayan. Kayo na lang ang bahalang mag-judge. Hi! Bale, dito ako na upo kasi aliwanag. Kitang-kita yung mukha ko. So, bale guys, pinigyan ko siya ng pag-asa. Ginamitan ko siya ng brush. Tapos, ayun. Kasi diba yung una, fingers lang. So, kanina yung ginamit ko ay brush. As you can see, ang pangit. Nakikita pa rin. Marks na lang po siya. Kaya lang, ayun, ang pangit, ang itim. Tapos, ayun nga na, ginamitan ko siya ng brush. Mas okay kaysa sa fingers. Tapos, actually ngayon, malamig-lamig eh. Hindi naman nga mainit. Tapos, hindi ako pinagpawisan. Although, syempre, yung oil naman sa T-zone ay hindi mawawala. Pero, ayun. Natanggal pa rin. Siguro, naipunas ko siya or what. So, siguro, talagang siya yung tipong dapat hindi hahawakan. Kaso, ang hirap, diba? Paano pag halimbawa kumati, ganyan. So, ayun, wala akong retouch mula kaninang umaga. Mga 12 hours na ngayon. So, ayun, basta mas okay pag brush yung ginamit kaysa sa fingers. Tapos, mas naitatago ng maayos. Mas parang natural tignan. Tapos, basta konti lang yung ilagay, hindi masyado mamumuti. Yung sinabi ko kanina na yung parang lumilitaw yun concealer, wala masyadong ganun. So, ayun, ngayon lang. Kaso, ayun, kita pa rin ang aking pimple mark. So, siguro, kung halimbawa mag-film ako bigla na parang madalian or kaya halimbawa maisipan ko mag-selfie, ay gusto kong itago ang concealer or kaya may gusto kayong ka-Skype, mag-video call kayo tapos madali ang ayos, siguro okay yun kasi mabilis siyang makatago ng pimple marks, okay siya. Kaya lang, syempre, kapag lalabas tayo, pag mag-work, ganyan, hindi maganda kasi nga parang ang mangyayari, kailangan bantayan mo siya ng bantayan kung okay pa ba, kailangan mag-retouch. Di ba nakakatamad yung ganun? Parang ang pangit naman kung laging retouch. So, ayun, bali kung i-rate ko siya from 1 to 10, it's 3. So, ayan, maraming salamat. Sana may napulot naman kayo sa videong to. And see you on my next video. Bye!